Masayang minamaneho ni Mr. Uchi Yamada ang kanyang bago at puting-puti na sasakyan na mas maganda na ngayon dahil sa naka-install na multi-way station at GPS voice navigation. Pero naisip niya kailangan niyang mag-ingat kay Onizuka na tatlong beses nang naging dahilan ng pagkasira ng sasakyan niya. Hinding-hindi niya na iyon hahayaan pang mangyari kaya tatakpan niya na iyon ng tarpaulin oras na makarating siya sa parking lot pero nang makapasok siya ng eskwelahan ay si Onizuka ang agad niyang nakita. Nauutal niya itong tinanong kung bakit sobrang aga nitong magwalas at inisip ng matanda na baka target talaga nito ang kanyang sasakyan. Habang naglalakad ay iniisip ni Onizuka kung bakit niya iyon ginagawa at isinisi iyon kay Orumi. Agad siyang hinarang ni Mr. Uchi Yamada pero dahil hindi siya humihinto ay sumakay ito sa sasakyan. Sa takot na masira iyon ni Onizuka ay pina-address niya iyon hanggang sa maibangga niya iyon sa puno na ikinasira na naman nito. Dumating si Orumi kasama si Nakunyo at nagulat ang mga ito nang makitang nagwawalis nga si Onizuka. Sinabi ni Orumi na naging genie ito na tinutupad ang kahit anong hilingin niya. Sa isip ni Onizuka ay inis na siya kay Orumi at naisip na tunayin ang pagbaon sa dalaga sa Mount Fuji. Kinakausap siya ni Orumi pero hindi niya ito pinapansin hanggang sa bulungan siya nito na makukulong siya kaya napilitan na siyang sumagot. At doon ay plano nitong paglinisin naman siya ng banyo. Umanga si Nakunyo dahil naging masunurin si Onizuka. Maya-maya pa ay hiniling ni Orumi na ilibre siya ni Onizuka ng sushi at niyaya pa nito si Nakunyo na ikinagulat naman ng guro at sinabing may libre naman silang pagkain sa school pero ayaw iyon ni Orumi kaya tinakot na naman ito si Onizuka. Dahil doon ay napilitan ng pumayag ang guro na mistulang genie. Sa kantin ay kausap ni Puyutsuki ang chairwoman at sinabing araw-araw nang pumapasok ngayon si Orumi kaya binati nila si Onizuka. Nang biglang marinig nila ito na galit habang tumatakbo at may dalang isang bilao ng sushi. Sa silid ni Onizuka ay natuwa si Nakunyo sa mamahaling sushi na mula pa sa Kishijoji Sushi Restaurant, habang naghihinagpis naman si Onizuka sa nagastos niyang 9,800 yen para lang sa sushi na panglimang katao lang na hindi pa nga niya natitikman buong buhay niya. Ngunit sinuri ni Orumi ang sushi at sinabing wala iyong masyadong taba at maitim ang kulay ng isda kaya ibig sabihin ay hindi iyon tunay na fatty tuna na ikinapikon naman ni Onizuka at saka dinala ang lima sa isang restaurant at umorder ng tunay na fatty tuna. Habang kumakain ang mga ito ay napalunok na lang ng laway si Onizuka. Nang maubos iyon ay umorder uli si Orumi ng isang serving, nang biglang umorder naman ng limang serving si Onizuka at kinain niya iyon at napatulala na lang sa kanya ang lima dahil malamang ay higit 100,000 yen ang bill ng guro. Nagpadagdag din ito ng 5 servings ng abalone at sea urchin at isang platter ng sashimi. Kinain niya ang mga iyon at muli pang nag-order ng iba't ibang seafoods kaya wala nang masabi pa ang lima. Maya-maya pa ay tumakbo sila palabas ng restaurant habang hinahabol sila ng may-ari nito dahil hindi sila nagbayad. Habang tumatakbo ay sinabi ni Onizuka sa lima na kukuha lang siya ng pera at pinababalik ang mga ito sa restaurant pero wala ang mga itong tiwala sa kanya na babalik pa siya. Tinanong siya ni Orumi kung bakit niya iyon ginawa pero sinabi ni Kakuchi na wala namang sapat na pera si Onizuka para makakain sa mamahaling restaurant. Habang tumatakbo ay humakbang ng malaki si Onizuka dahilan para mabangga siya ng paparating na sasakyan. Tumilapon siya sa daan pero nang bumaba ang driver ng sasakyan ay sinabi nito na hindi niya iyon kasalanan kaya pilit na tumayo si Onizuka at tinanong kung wala ba itong balak tumawag ng ambulansya at kung wala ba itong awa sa nabangga niya. Humingi ito ng patawad pero hiningian siya ni Onizuka ng kabayaran, pambayad sa ospital at consolation fee na nagkakahalaga ng 5 million yen, pati na rin ang pambayad sa restaurant. Agad niyang iniutos sa lalaki na kuhanin na ang pera nang biglang lumabas mula sa sasakyan ng isang babae at sinabing nememeke lang si Onizuka para sa insurance money. Galit siyang nilinggan nito at sinabing hindi siya nememeke nang bigla siya nitong mamukhaan na ang slow na si Tomoko. Niyakap ni Tomoko si Orumi at nagkamustahan ang dalawa. Bumalik sila sa kinain ng restaurant at doon nalaman ni Onizuka na magkaklase pala nung elementary sina Orumi at Tomoko kaya ganun na lang sila kalapit sa isa't isa pero mukha lang naman pet si Tomoko para kay Orumi. Mukhang hindi pa rin nabubusog si Onizuka dahil panay ang pag-order nito kahit duguan ang mukha niya kaya umabot na ng lampas 200,000 ang bill na pinabayaran ni Onizuka sa driver na nakabangga sa kanya. Nagulat ito at sinabing hindi niya iyon kayang mabayaran kaya umakting si Onizuka na sumasakit ang ulo niya kaya pumayag na ang driver na siya na ang magbabayad. At dahil may magazine interview pa si Tomoko ay niyaya na niya itong umalis. Doon ay nalaman nila na sikat na pala si Tomoko at may section ito sa magazine na may pamagat na Together with My Teacher, pero sinabi ni Onizuka na siya ang teacher ni Tomoko pero bakit hindi niya iyon alam. Babae pala ang guro na tinutukoy ng driver na si Miss Fujimori na teacher ni na Tomoko noong grade 5.
Nang ipakita ni Tomoko ang litrato ng guro ay agad niyang tinanong kung may asawa na ba ito at kung ilang taon na. Maya-maya pa ay tinanong ni Urumi kay Tomoko kung maaari ba siyang sumama, kaya sumama na rin si Onizuka para makilala ang guro na ikinagulat ng driver. Nang makarating sa lugar ay nakapulot si Urumi ng lighter at dumating na si Miss Fujimori na agad na sinalubong ni Tomoko. Habang nagpapakilala naman ang taga Monthly Magazine na si Shashan ay sumingit si Onizuka at ipinakilala ang sarili kay Miss Fujimori bilang homeroom teacher ni Tomoko at kaagad na inalok na magpalitan ng contact number nila. Ipinaalam naman ni Tomoko na naroon din si Urumi. Habang binabati ni Urumi ang guro ay mapapansin ang takot nito sa dalaga at sinabing humihingi siya ng tawad sa nangyari noon habang hawak ni Urumi ang napulot na lighter at bote at nagsalita sa lengwaheng French. At pagkatapos ay inihagis ni Urumi sa guro ang bateng may apoy at agad sumigaw si Kakuchi na itapon ang bote pero huli na ang lahat. Nagkaroon ng apoy ang katawan ni Miss Fujimori kaya agad na nagpakuha ng tubig si Onizuka. Pinagsabihan niya si Urumi pero sinabi nito na alamin nila kay Miss Fujimori kung anong nangyari, iyon ay kung magsasalita ito. Kaya sinabi na lang ni Urumi kay Onizuka na kung type niya ang guro ay maaari niyang gawin kahit anong gusto niya dahil hindi naman daw tatanggi si Miss Fujimori at inutusan niya si Onizuka na parang genie kaya sinampal siya nito at sinabing tama na. Umalis si Urumi pero sinabi ni Onizuka na humingi muna siya ng tawad sa guro ngunit pinigilan siya ni Miss Fujimori at sinabing kasalanan niya iyon. Nagtanong si Kakuchi kung ano ba ang nangyari noon pero hindi iyon sinagot ng guro at sinabi lang nakagawa siya ng bagay na walang kapatawaran bilang guro at bilang tao. Naiyak na lang si Tomoko at sinabing ganoong-ganoon si Urumi noon nang sumabog ang kanilang eskwelahan, kaya naisip ni Onizuka na baka pasabugin na naman ni Urumi ang klase ngayon kaya agad na tumakbo si Onizuka upang sundan si Urumi kaya sumunod na rin si Nakunyo. Nang makarating ito sa eskwelahan ay nakasalubong nito si Fuyutsuki na nagtataka kung anong nangyayari sa kanya dahil nagbibilang siya. At nang sambitin niya ang pinakahuling numero ay sumabog ang eskwelahan bago pa nakarating doon si Onizuka. Hindi makapaniwala si Nakunyo na ginawa iyon ni Urumi. Bilang guro naman ni Urumi ay ipinangako ni Onizuka na itutuwid niya ang baluktot na pag-uugali ng estudyante. Dahil sa naganap na pagsabog sa eskwelahan ay pinuntahan iyon ng pulisya pero pinagtatakpan pa rin ni Mr. Uchiyamada si Urumi. Mabuti na lang at walang estudyanteng nasaktan pero dahil sa nangyari ay hindi sila makakapagklase pansamantala. Nanatili namang palaisipan kay Onizuka kung ano ang nangyari sa pagitan ni Miss Fujimori at Urumi noon. Kinabukasan ay nagtungo sina Tomoko sa bahay ni Miss Fujimori at kasama nito sina Onizuka. Nang patuloyin sila nito ay napansin ni Onizuka ang kabinet kaya agad na inutusan si Tomoko na tulungan si Miss Fujimori para lang mabuksan niya ang kabinet na iniisip niyang naglalaman ng mga underwear. Nanlaki ang mata ni Kunyo sa kanya dahil guro pa man din siya pero sa huli ay sabay-sabay nilang sinilip kung ano ang laman ng kabinet pero mga libro lang pala iyon ang subject na math. Nang biglang dumating si na Miss Fujimori at nakita nito na pinapakialaman ni Onizuka ang gamit niya. Sinabi niyang binili niya ang mga librong iyon noon para kay Urumi dahil palagi iyong pumupunta sa kanya para mag-aral, 4 na taon na ang nakalipas. Doon siya tinanong ni Onizuka kung anong nangyari kay Urumi. Ikinwento ni Miss Fujimori na noong bagong graduate pa lang siya ng college ay siya ang naging homeroom teacher ni Urumi. Nalaman niya noon sa principal na katakataka si Urumi at palagi itong perpekto sa bawat pagsusulit pero ni minsan ay hindi ito nagpakita ng emosyong masaya. Isang araw ay nilapitan niya ito at tinanong kung hindi ba ito masaya sa klase at saka ito niyaya na pumunta sa kanyang bahay upang turuan sa mga asignatura. Iyon ang simula ng palaging pagpunta ni Urumi sa bahay niya. Naging masigla at masayahin ito pero isang araw, nagulat siya at na-realize na napakahusay nito at hindi niya kayang sabihin na hindi niya alam ang tanong ng isang estudyante, kaya nag-aral siyang mabuti para masagot ang lahat ng katanungan ni Urumi. Pero hindi siya kasing talino ni Urumi kaya sinukuan niya ito. Tuwing naririnig o nakikita niya si Urumi ay nararamdaman niyang sinisisi siya sa kanyang kahinaan. Kaya dumating ang araw na nasabihan niya ito na manahimik na hanggang sa may nais itong sabihin sa kanya tungkol sa sikreto nito pero hindi niya ito pinakinggan at doon nagsimulang pasabugan nito ang eskwelahan. Isinisi ni Miss Fujimori sa sarili ang nangyari. Sinabi ni Onizuka na tao rin ang mga guro ay nakakagawa rin ng kamalian pero kung hindi niya kayang mag-move on ay makukulong na ang siya sa sitwasyon. Sinabi ni Onizuka na kahit anong mangyari ay pilitin si Urumi na umattend ng klase niya bukas dahil balak niya itong turuan ng aral. Sa faculty room ay nakita ng mga guro ang motorcycle gang sa labas ng eskwelahan. Inutusan ni Mr. Uchiyamada si Fukuroda na bumaba upang kausapin ang gang pero natakot ito. Pinamumunuan pala ni Onizuka ang gang at tinawag nito si Urumi na lumabas doon.
Nang nasa harap niya na si Urumi ay sinabi niyang sumama ito at dadalhin niya ito sa special class. Habang nagtatalo sina Fukuroda at Mr. Uchiyamada ay umalis na ang grupo. Binalak naman silang sundan ni Nakunyo. Nilinlang nila si Mr. Uchiyamada na aatakihin ni Onizuka ang kanyang sasakyan kaya dali-dali itong bumaba at nang matakid ito ay doon nila kinuha ang susi ng sasakyan upang makasunod kina Onizuka. Samantala, habang sakay sa motorsiklo ay kinaladkad ni Onizuka ang manekin ni Urumi upang takutin ito pero wala pa rin naman itong pakialam at hindi natatakot. Ikinwento nito ang tungkol sa masalimuot niyang buhay kaya naman naintindihan ni Onizuka na hindi ito takot mamatay pero natakot si Urumi nang iwanan siya ni Miss Fujimori. Hindi man niya aminin ay alam ni Onizuka na iyon ang pinakamasakit na pangyayari sa buhay ni Urumi pagkat gusto ni Urumi na maging kapalit na magulang si Miss Fujimori. Kaya ngayon ay ipapaunawan niya dito na isa lang siyang estudyante. Samantala, kabadong nagmamaneho si Fuyutsuki ng sasakyan dahil hindi naman siya masyadong marunong mag-drive nang biglang huminto ang sasakyan. Nakita nila ang motorcycle gang sa itaas at doon ay balak tawidin ni Onizuka ang putol na daan para subukan kung wala talagang kinatatakutan si Urumi. Kinalag niya ang pagkakatali ng estudyante at pinihit ang silinyador pero hindi nila naabot ang kaputol na daan kaya nahulog sila. Habang sumisigaw ay pumasok sa isip ni Urumi ang mga panahon na magkasama sila ni Miss Fujimori at saka himingi ng tulong kay Onizuka pero nakatali pala sila at pinagtulong-tulungan silang hilahin pataas ng grupo. Doon sinabi ni Onizuka na duwag si Urumi. Duwag itong mabuhay. Habang nakatulala dahil sa nangyari ay hindi nila napansin na umatras na pala sa palusong na daan ang sasakyan ni Mr. Uchiyamada at hindi na nila iyon napigilan. Sa ngayon kahit papaano ay gumana na ang loob ni Urumi. Tinanong siya ni Onizuka kung nais niyang bumalik sa dating siya. Alam ni Onizuka na gusto ni Urumi na linisin ang sarili para masabi kay Miss Fujimori ang totoo pero itinanggi iyon ng estudyante. Sa huli ay pinangaralan siya ni Onizuka na sa halip na magkulong sa nakaraan ay tamasahin na lang ang bawat sandali at huwag na maging malungkot bagkos ay maging masaya. At dahil doon na nagtatapos ang special class ay wala na siyang iba pang nasabi sa guro kundi ang turuan siya nito na magmotor. Samantala, pinagmasda na lang nina Fuyutsuki ang durog na sasakyan ng vice principal, nang biglang makita nila si Urumi na tuwang-tuwa na nakaladkad ng motorsiklo si Onizuka.